Hi guys! Welcome and welcome back to Istoy TV. Today, gusto ko lang po i-share yung natutunan ko recently kung paano ko napalakas yung signal ng globe at home or router namin. Shoutout nga pala sa pinsan ko na si John Paul kasi siya yung nagturo sa akin ito. So, ang nangyari, yung globe at home na router ko, 1 bar lang siya dati, pero nung nalaman ko, after ako nag-download ng app na to, naging 4 bars na siya and nagpa 5 bars pa minsan. So kung paano ko ginawa yun, just keep on watching. So guys, ang una mong gagawin ay mag-download ng app na ang tawag ay Huawei Manager. So wala to sa Play Store, kaya hindi siya masyadong safe, pero it's up to you if you will take the risk. Since wala siya sa Play Store nga, maglalagay pa ako ng link sa description box para magamit niyo siya para makapag-download ng app na to. So once na-download na natin yung app, open lang natin siya. Halimbawa, first time niyo siyang na-open, walang laman ng page na to. So, kailangan yung i-enter yung IP address ng modem or router nyo. So, kung paano gawin yon, ito lang i-click natin sa itaas. Yan, parang may router siya na logo. Ayan, click natin yan. And then, enter nyo lang yung IP address na nasa likod ng router nyo. After that, click nyo lang yung save. So, pero na-save ko na to, kaya cancel ko na lang muna. And then once na-click nyo na yung save, ito na yung makikita nyo sa screen. So, pag malakas siya, then wag nyo na lang siyang galawin. Pero if ever hindi kayo satisfied, halimbawa 2 bars lang or 3 bars lang, ang gagawin nyo lang ay i-change yung frequency. Para makapag-change tayo ng frequency, kailangan natin ng admin access. So later, i-discuss ko kung paano kayo makakuha ng admin access. But for now, let's say for example, may admin access na kayo. Ang gagawin lang natin, i-click natin tong parang login or sign in na logo. So click lang natin to. So after nating mag-click yan, automatically yung username nakalagay dyan admin, tsaka yung password, ang nakalagay din ay admin. Once meron na kayong admin access, bibigyan po kayo ng username at tsaka password. So yung username, most likely admin pa rin, pero yung password, iba yung ibibigay sa inyo. So type nyo lang yung password, and then i-click nyo lang yung save. Pero since na-save ko na to, cancel ko na lang. And then, ang next natin gagawin ay maghanap tayo ng frequency na malakas yung signal strength niya. So, dito tayo maghahanap sa may 4G selection, FDD. As you can see, maraming mga options dyan. B1, B3, and then dito sa baba, may B5 until B41. So, yung sa akin, personally, yung pinakamalakas dito sa location ko ay itong B3. Pero kayo na po yung mag-explore kung alin dyan yung mas malakas yung signal sa location mo. So, halimbawa, try mo yung B1. Pagka-press mo ng B1, magbabago tong mga details na nasa screen nyo. Tingnan nyo muna yung router nyo. Kung may mga changes, kung lumakas ba yung signal strength niya. Halimbawa, 2 bars lang or halimbawa, 3 bars lang, tapos hindi kayo satisfied, then try nyong i-change sa B3, for example. So, pag nakita nyo, uy, mas malakas sa B3, nag 4 bars na yung router nyo, or nag 4 bars na yung signal sa router nyo, or nag 5 bars, then hayaan nyo na siyang mag-lock dun sa B3. Wag nyo nang galawin, i-close na yan. And then, if ever hindi pa kayo satisfied, then try nyo yung iba. Yung B7 o kaya
B8, B28, o kaya B41, explore nyo lang. And then, kung alin dun yung pinakamalakas, then dun kayo. Yun lang. So ngayon ang tanong, paano ba tayo makakuha ng admin access? Yung ginawa ko, nakakuha ako ng admin access 2 years ago pa. And then, hindi ako yung nag-process, kakilala ko lang. So, hindi ko talaga siya ma-discuss kung paano kasi iba yung gumawa para sa akin. Pero, if gusto nyo ng walang hassle, then pwede kayong magbayad. More or less, 300 pesos lang naman. Yun lang po. Sana nakatulong po ang video to, and if nakatulong, pa-like naman. And kung gusto nyo pang makita yung next videos natin, feel free to subscribe and pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga next videos ko. Thank you po for watching. Ingat!